morning po mga kapaks. Share ko lang po sa inyo yung ating bagong vlog. Huwag niyo lang pong kalimutang mag-subscribe. Siyempre po, huwag niyo lang pong kalimutang magpindutin yung notification bell para makita maging update po kayo sa mga vlog natin mga paps. Pakita ko po sa inyo ngayon kung paano magkabit ng fuse stop sa mga motor natin, sa mga mahilig po diyan na maglagay ng ilaw ng charger. Napaka-importante po ng fuse stop mga paps. Bali ito po yun, kung halimbawa po may nagdikit, alam nila po kung ano masisira, fuse lang po. Kahit na hindi po kayo marunong magkabit, napakasimple lang, basic na basics lang po ibibigay ko sa inyo mga paps. Mga paps, yun na po pala yung ano natin, yung fuse stop na nilalagay ko para parang adjuster po tayo sa ignition niya mga paps, para hindi tayo maboy dun sa wiring natin sa mga ating mga mot-mot. Nang hindi kasi, kaya po nawawala, nagka-cut po tayo. Ito po, hindi, fuse stop po. Sa Shopee lang po siya, mga paps. Sa Shopee lang po siya nabibili. Paglalagay po nito, kung mapapansin nyo, ayan po, yung slot natin. Tatlo-tatlo po yan. Itong sa gitna na to, ayan po yung sa ignition natin, mga paps. Diyan tayo, diyan, kukunin natin yung nakalagay dyan. Ilalagay po natin dito sa unang-una, ito sa una na to, yung makikita nyo po, makikita nyo po ito na may 10. Ito makikita nyo po na makikita nyo po yung may 10, yan po yung nakalagay dun sa baba na yun, sa tinanggal ko na pinagsusuksuan na yun. Ito yan po yan, kaya malilino yan ba, yan po yung 10. Yung isa, yung sa ibabaw, yan po yung dinagdag natin. Diyan po tayo, ito po yung dulo niya, yung papuntang to, diyan po yun, yung kumukonekta doon. Pero yung isang to, diyan po yung talagang nakakabit sa ignition natin para masusiyan natin yung motor natin, mga paps. Ito po, diyan, ganyan po, yung stock sa una, yung idinagdag natin para doon tayo kumuha ng may piece po yung idadagdag natin. Dito po sa pangalawa, diyan po, ibabalik ko, makapapansin niyo po, sa gitna po ha. Sa gitna po ang ignition natin mga paps. Yan po yung ignition natin sa susi yan. Para kahit ano ilagay natin, magsususi muna tayo bago lang mag-on. Ibig sabihin, ginagamit natin pagbuhay lang. Kahit bukas ng mga ilalagay natin, pag sinusian lang, tsaka, pag ginamit lang natin yung motor, tsaka lang siya magkakapower mga paps. Yan po yun. Ilalagay ko na po. Tandaan nyo po, sa gitna po yun ha. Ito po yung ignition natin. Ang paglagay po nito, pag hinugot nyo po yun nandun, sa una po yung hinugot nyo, yung pangalawa, yan na po yung fuse natin dun sa dun sa itatap natin na magagamit natin mga paps. Ayan po, ayan, katulad na magpapalusot lang po kayo ng wire dun, dudugtong yung sa dulo. Kasi bahala na po kayo kung saan nyo palusotin, madalasan naman po sa harap para pag may patay, tap na lang ng tap mga paps. Babalik ko na po mga paps ha, ito ha, ito po, ganyan lang po pagbalik niyan. Basta kung ano po yung pagkakuha nyo, may ganyan po forma niyan. Ayan po, mga forma niyan, paps. Ayan, ayan. Ganyan po, magiging forma niyan. Ayan po yung magiging forma niyan. Okay na po, malino po. Sige po. Ito po mga, ano, ito na po yung, yung bali yung iniangat ko po na fuse stop sa taas. Bali dalawa din po kasi nagligay po ako ng isang galing sa baterya para sa mga busina. Ayan po, makikita niyo po. Ayan, direkta po yan sa baterya. Pero may fuse po yan. May fuse po. Bali, ito pong isa. Yung sa ignition, yung fuse stop na kinabit ko po, dito po siya. Kung hindi niyo po siya isususi, hindi po siya bubukas. Ayan po. Makikita niyo yan. Ayan po yun, yung sa fuse stop na galing na dun sa ilalim. Bahala na po kayong maglinya mga paps, basta mag-angat po kayo para dun nyo po ikakabit yung charger ng cellphone nyo. Dun sa pinaka-charger, dun nyo po ikakabit para pag susi nyo, tsaka lang bumubukas yung charger. Yan po mga paps. Kapatayin ko po ha, para makita nyo yung na nakakabit sa ignition. Ibig sabihin, pag binuksan nyo lang, tsaka lang po bubukas yung charger nyo. Yan po. Yung isa po, direkta po sa baterya yun para po sa mga busina natin yun. Kasi hindi po pwede yung busina nung hindi didirekta sa baterya. Kaya yan po, kahit patay nyo. Kasi ibig sabihin, pagka-charger, saka lang po bubukas yung charger nyo. Mas maganda po yun kasi pag pinatay nyo, patay din po yung charger. Pagka ginamit nila yung motor nyo, saka lang po siya bubukas. Okay?
Okay po, Pops. Kita na malinis po. Ano lang po tayo, mabilisan lang po tayo. Demo lang para mas mabilis. Hindi na natin mahabay. Ito nga po pala, mga Pops, yung fuse top na ito po, nabibili po siya sa Shopee. Kung tutusin nyo to, tatlong klase lang po to. Tatlong klase din po yung laki nito. Bali, pangkaraniwan po, pagka Honda Clip, mini lang po siya, mini. Mini lang po, mga Pops, ha. Ito po yung, sa mga nauna po, pinakita ko na po siya yung ano niya po, yung paglalagay. Bali, i-dedemo ko lang po sa inyo, ito po yung kinabit. Mangyayari po, dudugtungan nyo siya dito. Dudugtungan nyo po siya. Yan, dudugtungan nyo po siya. Yan. Iyan na po yung iaangat nyong wire pataas doon sa harap ng motor natin. Pataas po, yun po yung ilalabas nyo doon sa kaninang binuksan ko. Doon sa tinester ko kanina na pag sinusi, umiilaw, ito po yun. Dito po kayo magkakabit noon. Palabasin nyo po siya sa taas, bali dito na po kayo magtatap. Ito na po yun. Kahit mga ilaw, pwede nyo pong itap dito. Pero mas maganda, talagang hiwalay pa rin yung ilaw. Mamaya pakikita ko sa inyo para makapagkabit din po ako ng mga relay. Makikita niyo rin po sa mga vlog ko. Ito lang muna po pakikita ko kung paano pag-stop, kasi ito po wala po sa atin to, medyo may katagalan po ang pag-ano nito, wala po tong mabibili sa atin. Ino-order po siya Shopee to, ginagagaling pa po sa ibang bansa to. Hindi po siya dito gawa sa atin. Pero mas maganda po siya kasi itatap na lang po natin. Makikita niyo po sa mga una, itatap na lang po siya. Para mas mabilis. Kung mapapansin nyo, ito na po, di nagsulot na po kayo ng ano, mabilisan lang po tayo para hindi kayo magulo. Pag tap nyo ng ganyan, dito nyo po ngayon ikakabit sa dulo nito yung ano natin, charger nyo. Yung charger po natin, hindi naman po kayo maliligaw, mga Pops. May black and black red din po siya. Mga black red. Tapos may rin po nabibili din na ganito na yung male-female na connector na pinagsusulot. Bumili na lang din po kayo nung para yun sa fuse top, iyon din po yung ikabit nyo dun sa dulo nung iniangat nyo para mag-asawa na siya. Pag sinulit nyo po siya, masusulit nyo na po siya. O kaya bumili po kayo ng dalawahan, yung female, yung dalawang male and female na dalawa na para hindi po magkahiwalay ito. Dalawa na po siya kasi itong aking nilagay ko, dalawa po ito magkahiwalay, kaya sinusulit pa na ganun. Sinusulit po siya. Mapapansin nyo po, ha, madali lang po, simple-simple para mas mabilis kayo mano. Yung stop, dugtungan nyo po pataas dun sa harapan ng motor natin. Yung cellphone charger po natin, ito po, yung pula, dun nyo po ikakabit, dun sa iniangat nyong wire. Yung itim po, kahit sa body ground na lang po, bahala na po kayo sa harap nun, marami pong liligyan ng body ground, mga Pops. Okay na po, mas maganda kasi malinaw para kahit po kayo, hindi na po kayo babayad, babayad din po kayo dito ng mga siguro 200 sa mga ganito lang. Yun, fuse top lang, itaas mo lang sa harap, okay na. Ang masisira lang po kung sakali yung nga po, bali ganito po ang paglalagay nun eh. Ito po yung dun sa itataas natin. Yung stack na bubunutin nyo dito po sa una. Makikita nyo po dun sa una. Malino na malino po yung pagkano ko para hindi po kayo maligaw. Malino na malino po. Basta ganun lang po kasi mas maganda po. Lagi tayong may fuse na ikinakabit sa mga motor natin. Lalo na po sa mga bago. Hindi po siya magboboy yung wiring niya. Dahil wala naman po kayong kinat. Okay po? Salamat po.